Ito, ang Kimco Super 8 150. Sporty look at medyo malaki, parang Aerox, pero nasa affordable price range ng NIO. Kung di ka familiar sa Kimco, dati silang OEM ng Honda tapos nagsarili, gumawa ng sariling brand. Mas kilala sila ngayon sa mga maxi scooters na mga 300 to 500cc at gumagawa rin sila ng engines for BMW. Ito yung color na white blue. Tara, quick tour tayo sa features niya. Kung ano yung kakaiba. Kahindik-hindik, kagilagilalas. Gusto mo rin ba ma-feature yung malupit na kotse o motor mo? Comment ka lang or email mo ko dito. Yung ganitong body, unang nilabas sa atin year 2014. Tapos yung 2020 models, dalawa yon, Super 8 150 E3, tsaka yung Super Z. Engine, 149.4cc. 4-stroke SOHC na 10.6 PS at 7,500 RPM. Air-cooled siya at fuel system ay carburetor. Itong foot peg para sa angkas, medyo social, dipindot siya. Kakaiba! Front disc brake, maganda, and rear drum brake. Sapatos, sa harap, 120-70 R14. Sa likod, ganun din, 120-70 R14. Dual shock siya, both front and rear. Under seat storage. Kasya dito isang half-face na helmet. Tapos meron ding access papunta sa carburetor kung gusto nyo magtago ng epektos. Itong fuel tank nasa ilalim rin. Ang capacity ay 6 liters. Gauge panel, analog. Medyo mataas na yung mileage pero alaga ito ng owner sa change oil. Kaya maganda pa rin yung takbo nito, matibay yung Kimco. Meron ding digital clock dito. Tapos ito yung pang-set mo ng trip meter mo. Tapos nandito naman yung mga basic information na kailangan. Yung brake mo, tsaka yung fuel tank mo, kung ano laman. Yung mga ilaw, nandito rin sa left side, similar sa mga scooters. Low beam, high beam. Signal lights, tsaka yung busina. Tapos merong separate na hazard switch na pinalagay na lang ng owner. Ang medyo na iba dito sa ibang motor, sa right side, meron kang separate switch para sa DRL, yung daylight running light, tapos park light, tsaka headlight. Pwede mo i-off on yun. Hindi siya same do sa ibang motor na pag start mo, nakailaw na agad. Pag sinusian mo ng on, meron ka ng DRL, yung daylight running light, pero pwede mo ngayon i-off ng switch dito sa may handlebar sa right side. Pero kung gusto mo mag-low beam, kailangan mo talaga i-start na yung motor. Yan, kung gusto ko siya i-low beam, kailangan naka-start siya para ma-on ko yung low beam. Ito yung taillights niya. Tapos ito yun pag naka-brake. Ito naman yung hazard. Sa right side ng handlebar, andito yung electric start. Tapos in case mahina yung battery mo, makaka-under ka pa rin naman, meron naman siyang kickstart dito sa baba. Test natin arangkada nito. Natas ko talaga yung puho. Hindi ko sanay ng sobrang forward ng ano, position eh. Dinesign tong ano, Super 8 na may nakaupo talaga sa likod mo eh. Pang may angkas siya na comfort eh. Yeah. Okay naman yung steering niya. Hindi malikot. Iitin na ako kasi hindi naman tinitigil. Bali mabilis lang ito makarating ng 80. Hindi ko nag-stock up ko ng 100, pero tingin ko top speed nito lalagpas na ano. Abot na siguro ito mga 120. Tatlang yung shocks. Isa-isa, tumitin.
tinatilapon ko nito. Magdadaan kayo sa inyo, talaga yung magtatapon ko sa inyo. Pareho dito. Matalon eh. Sige mga Repo Pips, hanggang dito lang muna tayo ulit. See you sa susunod na car and motorcycle review. Salamat sa pagsubaybay. Stay tuned para sa rating ko sa Kimco Super 8 150. Driving pleasure 7. Maganda yung traction. Confident ako sa banking. Pero masyadong forward yung seat position. Kaya dumudulas ako pababa ng upuan. Features 5. Sa laki ng body, sayang yung space. Sana mas nilakihan din nila yung storage. Build quality 8. Matibay at reliable yung engine kahit mataas na yung mileage. Power 9. Di ako nabibitin dito sa highway at uphill acceleration. Pogi points 8. Sporty look at madali i-set up. Maraming available na accessories online. Total 37/50.